Hello everyone, welcome back to my channel. So today we're gonna do meatloaf. So kung kayo bago sa akin channel, huwag kalilimutan mag-subscribe down below and hit notification bell para lagi kayong update sa mga susunod kong vlog. By the way, ako nga pala si Ligaro Mix. So my channel is about cooking, travel and lifestyle. Okay, let's start this simple recipe. This is good for this Christmas or even a New Year. Okay, let's jump into it and let's make a delicious meatloaf. Okay, let's start with the ingredients. I have here ground beef, so 1 kilo. So dadagdag natin ang Parmesan cheese. Ang Parmesan cheese is about 200 grams or 300 grams. So, meron din tayong limang itlog. So. Mas magandang ricado, mas maraming ricado, mas masarap. So guys, itong reseping ito ay bagay na bagay o akmang-akma ngayong darating na Pasko. Mas maganda maraming itlog. So mayroon akong limang itlog na ihahalo para mas malasa at mas malambot ang karne. So pwede rin kayong gumamit ng ground pork. So pag nailagay na natin ang Parmesan cheese at itlog, so ating imimix na siya manually. Okay, after we mix up well, egg and meat, so lagyan natin ng kaunting asin. So estimate nyo lang ang asin. Kasi the Parmesan cheese is a little bit salty. So, kaya i-estimate nyo lang ang asin. Baka mapasobra ang alat. And then mix up well also. So, after na ma-mix natin ng maayos, so isusunod naman nating ingredients ay ang bread. So, meron ako dito na binabad sa gatas. So, it's around 50 grams. So, kung wala kayo ng ganitong klaseng bread, so pinagpira-piraso ko na siya, you can use the normal sliced bread. Okay, ating lalamasin din ito. We mix up well with milk bago natin ihalo sa ground beef. So, ito guys, the milk ay ang nagpapalambot ng karne. Mas malinam naman ang karne kung nilalagyan nyo ng gatas. Kung kailangang lagyan. So after na ma-mix natin, nandurog na ng maayos, we mix up or we combine sa ground beef. Itong mga ingredients na ito ang nagpapasarap sa karne. So, and then we mix up well to incorporate all the ingredients that we have mixed up. Okay, after we mix up well, so kukuha tayo ng grease paper or oven paper. Then, maglagay tayo ng kaunting breadcrumb. So, para habang ating siyang i-pinoform na loop. To make loop. So, papagulungan natin siya ng breadcrumb. Now, we start to form into a loop.
Actually guys, 1 kilo ay marami nang magagawa. Lagyan natin siya ng hot dog sa gitna. Okay. Let's make a form into loop. Kung kayo may oven paper, this is the technique on how you form into a loop. Bagyan natin. Okay, dagdag pa natin ng kaunting breadcrumb. Okay, perfect na ang pagkakahulma niya bilang isang loop. Tagulungin pa natin. Okay, this is ready to fry. So, ipa-fry natin siya ng konti and then nalagyan natin siya ng white wine. Okay. After na, pagulungin natin sa grease paper. Ito na siya. So, magpapainit na tayo ng mantika. Okay. Lagyan na natin ng oil. Estimate lang natin ang oil. So, pag mainit na ating mantika, pwede natin siyang ihulog. Medyo iayos natin siya para maabot siya ng oil. Wow. And then, lalagyan natin siya ng cover. Okay, babalitarin na natin siya. So, luto na yung kabilang parte. Maliit ang ating kawalit. Then, tatakloban uli natin at after mga 2 to 3 minutes na nabaligtad natin, nalagyan natin siya ng white wine. Okay, after 5 minutes, pwede na natin siyang lagyan ng white wine. Ang white wine ay nakakapagpalambot ng karne. Huwag niyong dadamihan, mga at least 1 glass. Small glass. And then takpan agad natin at pabayaang kumulo at maluto. Habang tayo nag-aantay, gagayatin natin ang carrots. So I have here 3 carrots. So actually, you can cut this into a small cube. Okay, after we cut, it is how it looks like. So, ilalagay na natin siya sa ating meatloaf. Okay, wow.
Hulog natin siya. Takpan uli natin. Okay. So, maluluto na ang ating meatloaf. So, para lalo siyang sumarap, lalagyan natin siya ng cube, nor cube, or if you have broth powder, pwede nyo nilagyan siya ng broth powder. Then, babaligtarin uli natin para siya ay mapantay ang luto. Sarap ng kanyang amoy gawa ng white wine. White wine ang nakakapagpasarap at nakakapagpalasa ng husto. So, ang apoy niya, dahan-dahan lang para yung luto niya ay pantay. So, lalagyan uli natin siya ng cover. Maya-maya luto na siya. Okay, para sure kayo na maluluto ang gitna, kumuha kayo ng barbecue stick. Sundutin yung lagyan nyo ng butas-butas na ganyan. Or toothpick. So, itatransfer na natin siya sa isang lalagyan. Okay. Tanggal muna natin. Ispasta natin to. Ating sauce. So, okay guys, ito na yung ating meatloaf. Look at this. Smells so good. So, let's try to cut at ating titikman. Masarap siya. Okay guys, thank you so much for watching. Huwag niyo kakalimutang mag-subscribe. Yan ay yung pinakatulong niyo sa akin. So hanggang sa susunod, till next time. Bye!